Hello to all our viewers! Welcome to Maggie Supreme Sarap Usapan exclusive Facebook premiere! Dito, makakakuha kayo ng supreme advice and tips from our favorite Maggie endorsers and guests. Damang-dama ko na ang excitement nyo! Eh sino ba naman kasi ang hindi ma-excite? Makakasama lang naman natin ang isang Miss Sarah G! Ang balita ko, isi-share daw ni Miss Sarah sa atin ang mga bagay-bagay about her married life. Isi-share ni Miss Sarah ang kanyang mga newfound adventures sa kusina at ang kanyang bagong supreme discovery. Kung gusto nyong isa kayo sa mga unang makaalam kung ano ito, huwag na huwag kayong bibitiw sa panonood! Thanks, Tita Maggie. At syempre, alam naman nating lahat to para mas masaya. Invite your family and friends and kumares to be part of Maggie Supreme Sarap Usapang exclusive Facebook premiere. Mas marami tayong magkakasama, kaya mas supreme ang saya. Like and share this video na. I don't wanna keep you guys waiting for too long because I know super excited na kayong makasama ang blooming na newlywed na si Sarah Geronimo Gudicelli. Hello po! Hello po sa lahat ng ating mga viewers. Thank you po for joining us today. Naku, kung excited na po kayo, excited na rin po ako. The feeling is the same. Excited na po akong i-introduce sa inyo ang Maggie's new Supreme product. Yes po, you will see it first here sa ating Maggie Supreme Sarap Usapan Facebook exclusive premiere. At ito pa po, ay, magluluto po ako para sa inyo. Yes, you heard it right. Magluluto po ako ng Supreme Chop Suey. Kaya po, stay with us until the end. Naku, syempre, Miss Sarah. Kung may Supreme usapan, dapat, di ba, meron kang kachikahan. And to our viewers, gaya ng sabi ko kanina, para mas Supreme ang usapan, sasamahan si Miss Sarah ng kanyang ate and experienced homemaker, Miss Judy Ann Santos Agoncillo. Love! Good morning! Hi, Ate! Good morning, good afternoon, good evening. Hi, Sweetie Pie! Hi, Rosie! At sa lahat ng mga viewers natin kasama ngayon, I'm so happy and excited. Nag-guest ako dito ngayon sa exclusive Facebook premiere of Maggie Supreme Products. And I'm so happy for you, my love! Welcome to the family! Thank you po. Thank you, Ate Juday, for being with us today. Kahit na hindi tayo physically together, okay na rin dahil nandito ka, nakikita ka namin. At excited na kami na makakwentuhan ka. Ako na makachikahan ka, Ate. Ano na ang balita, ah? Excited ako sa'yo, ah. Nako. Ikaw muna, Ate. Kamusta na? Parang hindi pa ako prepared sa magot. Dahil kagagaling lang natin sa ECQ ulit. Of course, most of the time work from home. Pero nung nakaraang unang ECQ natin, syempre kailangan i-busy ko yung sarili ko apart from Angry Dobo na inaayos namin syempre ni Rai yung mga employees and with my sister-in-law and with my brother-in-law. Pumasok ako sa pagiging plantita. Ay, nakita ko realize yun natin. Parang masarap magtanim. So nagsimula na ako magtanim-tanim ng mga gulay sa bakuran. May mga halaman na ako dito sa loob ng bahay. Nung huli kayo pumunta dito, wala pa akong halaman. Konti na lang ang address ko na, gubat. Kami din sa parami bahay. Na, parami ang halaman ko dito. And of course, you know, trying to keep the kids busy with some activities. So laro kami. Si Johan is also busy making some cookies. Si Lura naman, wow, nakikigulo sa kusina. Si Lucho, gumagawa na rin ng sarili niyang fried rice and everything. So, wow, it's actually more of a family bonding itong nag-quarantine. So, we always try to look at it in a positive way na ito namang nangyaring to, siguro, kinailangan mangyari para magbigay na tayo ng priority or time sa pamilya natin. So, yun yung ginagawa namin. Para talagang to talk at nakikita namin ng mga anak namin na lumalaki literally in front of our eyes. Kasi ang laki na ng mga bagets ngayon, Sars, nung huli mo silang nakita. Oo, oh, tama. Alam mo, Ate, every time na naiisip kita at every time na napag-uusapin kita with my mga kasama ko sa trabaho, friends, even my cousins, no, lahat kami talagang we admire you kung paano mo na pagsasabay-sabay lahat. You're able to take care of everything, yung family's needs, needs ng pamilya mo, your career, hindi mo rin napapabayaan
steady pa rin at successful ka pa rin always, ate. At saka yung base sa mga naririnig kong stories about you, na lahat positive, pagiging anak mo, hindi mo napapabayaan yung daughter duties mo, you being a mother, tapos kapatid, tapos wife, parang, ate, paano mo? Tapos ikaw, yung sarili mo, your love for yourself, hindi mo nakakalimutan yun. Ang ganda-ganda mo lagi, very fit. Paano mo, ate, nagagawa yun? Grabe naman yung ang ganda-ganda ko palagi. Papunta natin sa pagiging beauty pageant. Yes, totoo. I guess, sweetheart, ano naman yan eh. It's all about on how you balance yourself first. Laging importante yan. Lagi ko sinasabi rin to sa mga bata na nakakasama ko na importante mahalin mo muna yung sarili mo. Alagaan mo muna yung sarili mo para bukas ang puso mo at isip mo mag-alaga at magmahal din ng mas marami pang tao. Kasi pag nakalimutan mong alaga yung sarili, alagaan yung sarili mo, hindi mo na mapapansin kung ano yung nangyayari sa paligid mo kasi wala ka na sa mood, alam mo yun, parang bagsak lagi yung katawan mo, parang feeling mo tinatamad ka. Dumating naman ako dyan, pinagdaanan ko naman yan. Hindi naman ako nakarating dito sa kunasan ako ng vitamins na ang iniinom ko. So, syempre, may experience naman din yan. Meron naman din yan pinanggalingang mga hugot. It's latter part ko na lang din na-realize na, oo nga naman, I have to take care of myself first and love myself first for me to be able to expand my love and my feelings to all the people around me. And of course, yung time na ibibigay mo kasi sa sarili mo, kahit isang oras lang yan sa isang araw, malaking bagay na may quiet time ka. Naiisip mo kung ano yung gusto mo, nasasabi mo kung ano yung ayaw mo, napapag-isipan mo yung mga bagay na dapat mong pagdesisyonan, nakakapagdasal ka. So I guess it's really check and balance. Importante siya, lalo ngayon may asawa ka na, eventually magkakapamilya na talaga din kayo. Parang feeling ko hindi naman kayo matatapos sa isang anak. Pag dumami na ang mga supling ninyo, dun mo na mararamdaman ang mga ganap sa buhay. But main tip is just do it one day at a time. Enjoyin mo muna itong proseso to. Kasi hindi na nauulit itong mga firsts ng buhay mo bilang may asawa ka na. First time mo magiging nanay, first time yung ganito. Lahat para sa'yo ngayon, first. So you savor the moment, you enjoy it. Kung gusto mong i-document, i-document mo. Yan ang pinagsisihan ko. Naman hindi ko dinocument yung mga anak ko. Ngayon, wala akong mabalikan. Koting-koting photos na lang. Pero, what's important is that whatever you do as a wife, as a mother eventually, as an actress, as a singer, as a performer, it should be what you want. It should always be what you want para kaya mong ibigay ng buong puso nang walang doubts or walang hesitations. I think that's the key in having a positive attitude. Yung dapat gusto mo yung ginagawa mo. And of course, we always bring it up to the Lord naman, di ba? Noted, ate. Ganda nun. Bigla humaba ang abla ko, di ba? Ikaw, gusto ko malaman. Kamusta ka na? Kamusta ang bagong kasal? Kamusta ang may mga bago ka bang discoveries sa sarili mo ngayon? Yes, ate. Marami akong mga nalalaman about myself na, ganito pala ako, ganito, ganyan, ganyan. Mm-hmm. May mga good meron din na parang alam ko talaga sa sarili ko na kailangan kong ayusin, i-improve, especially now na hindi ka na lang, you're no longer your own, sabi nga nila. Di ba meron ka na kabiyak? Like, palalim na! So I guess, Ate Juday, parang iyan ang biggest challenge for me kasi nasanay nga tayo na tayo lang sa buhay and your family ngayon, meron ka ng asawa na kailangan mo rin isipin, kailangan mong alagaan. At the same time, huwag din kakalimutan yung sinabi mo nga ate, huwag mo din kakalimutan mahalin yung sarili mo and never lose your identity as a person. So, ano yan, parang adjustments talaga lahat and learning process sa akin. Nakakatuwa lang ngayon kasi parang mas sinipag. Parang wala na tayong choice talaga ngayon sa panahon ngayon. Talagang kailangan nating magsumikap, matutong maging independent sa buhay. Katulad sa pagluluto, no? May mga niluto ako na hindi ko
akalain na maluluto ko for myself and for my husband. So, nakakatuwa. Isa din sa mga naitulong ng sitwasyon natin ngayon, yung matuto ka talagang tumayo sa sarili mo, mapa. Matuto talaga sa buhay. Yun. Grabe naman! Para ka nang kumlaude sa mga sinabi mo. Kunyari lang. Nakaka-proud yung mga pinanggagalingan mo na mga statements mo ngayon. Matagal ko nang hinihintay na lumabas sa bibig mo yung mga words na yan, because it's about time that you enjoy life. And I'm so happy that you are experiencing new adventures in your life now, which is dapat naman. And I am so proud of you because hindi ka na natatakot mag-try ng mga bagong bagay sa buhay mo. Yes. Totoo yan. Mula sa aking puso yan. Remember, before, palagi tayo pinupush, try ka na bago. I-push mo yung sarili mo. Ngayon, ikaw na mismo ang kusang gumagawa ng mga gusto mong gawin. Nakaka-proud ka, sweetheart. Para lang alam mo, proud to proud si ate sa'yo. Thank you po. Thank you. Isa din ate sa mga nabanggit ko kanina, no, learning process sa akin, lahat itong pagiging misis natin, no? Grabe, no? Ang surreal. Kaya nga! No? Welcome to the club na my love, misis, misis. Kapag ka nanay ka na, as in, magiging officer ka na ng club na to. Officer. So, pwedehan mo ako, anong routine mo? Anong routine ng isang buhay may asawa? Ito ate, actually kami ni Matt, sabay po kami natututo sa buhay, eh. Uy, parang napanood ko yun. Sabay kami natututo, like, halimbawa po, pag-check ng pantry, no? Kasi noon naman talaga, ate, aminado naman talaga ako na sanay tayo na may ibang gumagawa para sa atin ng lahat-lahat. Lahat, di ba? Ngayon, talagang ikaw na mag-check ano ba ang mga kailangang supplies na kailangan i-replenish, ano ang, basically, needs, no? Ng kusina, anong mga kailangan bilhin. Yun. And then also, sa pagluluto din, ano yung masarap na lutuin, hindi lang para sa sayo, kundi para sa asawa mo. Kasi meron kasi pagkain na masarap lang sayo, pero sa asawa mo, hindi pala masarap. So, kailangan isipin yung mga yon. At hindi lang yun, na-realize ko na yes, important na delicious food, pero importante din na healthy pa rin. Diba? Mm-hmm. And challenge yun, Ate Juday, kasi pareho kami ni Matt, masarap kumain eh. So, kailangan namin bantayan na in moderation talaga lahat and balance talaga lahat. Nakakatuwa kang pakinggan. Gusto lang kitang panoorin habang nakikwento ka ng nangyayari sa buhay mo. Pwede ka nang gumawa ng libro. Magpaka-author ka na rin. Author. Adventures of a Newly Married Wife. Person, ganyan. Kung ano man ang English. Pero alam mo, sweetheart, yung gusto ko na, ang sarap pakinggan ng mga sinasabi mo kasi maliban dun sa natututo kang mag-organize ng mga gamit sa kusina, natututo kang mamili ng tamang mga pantry items, and at the same time, conscious kayo ni Matt sa kung ano yung kinakain ninyo. Importante yan, lalo na ngayon sa panahon na to. And okay lang na magkaroon ka ng mga hit and miss, yung masarap para sa iyo, hindi masarap para kay Matt. Doon ka naman matututo. Explore ka lang ng iba't ibang flavors kasi may matitisod kang isang recipe na maaring napadami ka ng paminta, yung pala masarap dahil marami yung paminta. So okay lang 'yon. Take note mo lang lahat 'yon. Kasi doon ka na pwedeng maglaro sa mga flavors na may experience mo. Eventually, kapag ka na-experience mo na yung mga iba't ibang klaseng flavors, flavor profile, makakuha mo na yung rhythm ng gusto mong bagong putahe, gusto mo ng bagong panlasa, tapos masustansya pa yung ginawa mo. Gusto ko na kung gaano ako ka-conscious sa pinapakain ko sa pamilya ko, nakikita ko sa'yo na sa simula pa lang gusto mo healthy na kayo ni Matt kumain. And I'm so proud for you. Proud of you for being a very positive and health-conscious wife. Actually, yes naman. Actually, ate, yun ang influence mo talaga sa aming lahat, no? Pag nakikita ka namin magluto,
ano talaga, hindi lang, and based on personal experience din, kasi natikman ko na rin ilang beses yung luto mo, malinis sa palate, and yet, masarap talaga, at saka alam mong healthy, no? Alam mo, merong may care talaga at pagmamahal sa mga kumakain. So, yun, ate. Bilang luto ka ng luto ngayon, ako kasi, share ko lang, ano, nitong quarantine, nahirapan talaga ako. I guess hindi lang naman ako to. I mean, I'm pretty sure maraming mga nanay din ang nahirapan mag-isip ng iluluto nila sa pang-araw-araw. Ikaw, kahit dalawa pa lang kayo ni Matt sa bahay, I'm pretty sure nag-explore ka rin ng mga bago mong recipes. Saan ka kumukuha ng mga recipes mo? Sa ano lang ako, ate, lagi ko sinasabi, okay pala talaga, enjoy para talaga magluto. Kasi lahat ng kailangan mo, well, kung ano yung mga naiisip kong gustong lutuin, makikita mo na talaga sa internet. Sa YouTube, nandiyan na lahat. At meron akong bago na discover, ate, na bagong source of recipe ko, ang Maggie.ph. As in, nandoon na lahat ng gusto mong recipes, easy recipes, healthy at the same time. At ang gusto ko sa Maggie.ph, madali siyang sundan yung mga instructions, step-by-step na instructions sa pagluluto. At madaling intindihin, hindi intimidating yung mga words. So, perfect po talaga siya para sa lahat. Ako din, pumapasok din ako dyan sa Maggie.ph kasi lalo na nung ubos na yung walang-wala na eh, sagad na dried out na yung utak ko sa pag-iisip ng ulam. Sa Maggie.ph ako pupunta kasi unang-una, hindi ako techie na tao. Kaya plus point sa akin yung andali niyang i-operate or hindi siya mahirap hanapan kung i-recipe na gusto mo. I-search mo lang, lalabas na siya. Hindi mahirap yung mga ingredients. Para talaga siyang ginawa para sa mga nanay na hindi alam gumamit ng computer, yung gano'n. Ako yun eh, isa doon eh. Yung, buti na nga lang nandito si Johan na pateki na. So, yung may mga Zoom meetings, ganyan, siya na yung gumagawa. So, at least si Maggie.ph, kaya ko na siyang kontrolin kasi nga, foolproof siya. Ang dali-dali talaga niyang gamitin. I'm pretty sure hindi lang tayo ang nag-e-enjoy gumamit ng Maggie.ph para sa mga bagong recipes na ihahain natin sa ating mga asawa at sa ating mga anak. Meron ako ating na-try. Na-try ko ating magluto ng, ito, hindi ko talaga, na-imagine yung sarili ko na makakapagluto ko ng mga ganitong klaseng ulam. Kasi favorite ko po ang bangus sisig. Oh, so, tinype ko lang siya dun sa ano, sa Maggie.ph, bangus sisig, and then nandoon na lahat ng steps kung paano lutuin. Nagawa ko! And parang lasang legit for me, ah. pwede na, kasi mababaw lang naman kaligayahan ko basta pagkain. Okay yan. So yun, ate, yung bangus sisig. Sa ako pinaka nahirapang mag-adjust pagdating sa kusina at pagkain. Saan ka feeling mo, kinailangan mo ng phone a friend? Natulong or something? Nang tulong? Actually, si Matt talaga ate ang hihingan ko ng tulong eh. Pagka, halimbawa, sa yun nga, yung pagka yung medyo sabay-sabay na yung ginagawa ko, sabay-sabay pala kumilos sa kusina eh, no? Minsan kaya ka naman pala nahihirapan. Minsan kasi ate, parang meron akong ginagawa para sa work, tapos nagluluto. Medyo challenge din yan sa akin ate na talaga mag-focus sa iisa lang na ginagawa. Yan, sakit ko yan, ate. So, yun, humingi ako ng tulong kay Matt. Love, patulong naman dito, ganyan-ganyan. Pakibantayan yung luluto ko, ganito. And also, ate, yung kanina na pag-usapan natin, ako kasi, mahilig talaga akong kumain. Hindi lang po ganun kahalata, pero pag nakasama niyo ako, talagang lahat yata ng ihanda mo sa akin na pagkain, kakainin ko. So, importante, ate, challenge sa akin na in moderation ng pagkain, at saka healthy pa rin. No, kasi syempre hindi na tayo bumabata. Ako po may mga nararamdaman na rin ako. Alam mo na, sobrang nararamdaman ka na pabihira na paano pa ako. Hindi kasi ate, parang hindi na ikaw. Syempre lumalabas yan when you perform na parang hindi katulad ng bata ka na talagang parang hindi ka napapagod ngayon. Talagang kailangan alagaan mo talaga yung sarili mo. At yung kinakain mo. So, yun. Challenge yun, ate. Pagka namimili kami ng pagkain, pag nag-grocery kami ni Matt,
oh, ito, love, masarap to. Sasabihin niya, love, hindi healthy yan. Mga ganyan-ganyan. So, yun, tulungan po kami dun sa bagay na yun. Huwag kang mag-grocery ng gutom. Totoo yan. Kasi ako, pag nag-grocery ako ng gutom, dahil nakakailang carts ako nang hindi ko naman kailangan. Yun na nga. Dapat isulat mo siya. Paano naman ginagawa ko? Di ba ganoon din naman? Pag nag-grocery ako ng buso, marami pa rin naman akong nabibili. Kami din po ni Matt. One time nga po nag-grocery kami. Ang usapan namin, initially, oh love, yung ano lang yung kailangan natin ha? Pero pagka nagbabayad na sa counter, akala ko ba kung ano lang yung kailangan natin? Ganun. Sweetheart, sa lahat ng mga new experience mo and challenges na pinagdaanan mo ngayon, have you learned anything, something about yourself? Something new? Yun nga, ang pagluluto pala ate, kailangan talaga ng, yes, bibigyan mo siya ng time and effort, pero kailangan may patience ka din. hindi siya ate yung parang, ay, pumalpak ako, hindi ko na siya gagawin ulit. Kailangan keep trying and trying until makuha mo siya ng tama, magawa mo siya ng tama. Especially sa baking, ate, di ba? Kasi yun talagang kailangan talaga ng practice, ng malupit na practice yun bago mo makuha yung desired na ano mo, yung outcome na gusto mo. Doon ako excited makita kung saang path pupunta itong adventure mo in cooking. But I first wanna see ano ang gusto mong ipakitang gila sa akin ngayon. Ano ito? Excited ako. Yes, ate. Kanina na pag-usapan natin na importante na hindi lang masarap, kundi dapat healthy din na dish ang kinakain mo. Kaya ang lulutuin ko, ate, ay supreme sarap chop suey. Chop suey? Chop suey. Ang sarap niyan sabihin, pero kala mo madaling gawin yan, ha? Gawa mo na yan? Ito na nga ate, oo, talagang may katotohanan. At first din parang na-intimidate ako, ha? Chop suey? Paano ko yan gagawin? Parang ang hirap-hirap. Pero ate, meron akong na-discover na bagong technique. Bagong discovery ko para mas mapadali ang pagluluto ko sa kusina. Discarte. Ano ito ha? Ano ito ha? Meron akong bagong discarte sa kusina. So, ito ate, bago ko i-reveal